Okay, alright. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, ipapakita po natin yung paano siya punulin yung na-marcot natin na apple rubber tree. Ayan. Ito po yung mga example po na mga apple rubber tree. Ayan. Ganyan po sila. Ayan. Ganyan po yung mga itsura. Pag po nasa arawan po talaga sila, yellow na yellow po talaga. Ayan, oh. Yellow na yellow. Kulang pa po sa bilad ko. Kaya ganyan pa po yung itsura. Para silang golden. Ayan. Pero iba pa po si golden tineke. Ito po si golden tineke. Iba po yung pagka-yellow nila. Ayan. Ito si golden tineke. Pero ito si apple. Ayan. Parang yung green apple. Apple green. Oh, may sanga na ito, oh, yung isa. Ayan, oh. Palabas na yung sanga. Ito po yung mga apple rubber tree natin. Ayan. Nung nag-marcot po kasi kami, hindi po namin na-i-vlog. Kaya papakita po natin kung paano siya irerepat yung mga yung na marcot namin. Ito siya, papakita ko po. Ito po yung na marcot na po namin. Nagbago na po siya ng dahon. Ayan po siya, oh, may bago na siyang dahon. Kaya pwede na po siyang ikat. Ayan. Pwede na po siyang ikat. Ito po yung na marcot namin. Ayan. Labas na po yung ugat. Mahigit na po siya ng 2 months. Ayan, hindi po po namin siya kinakat para masure po na talagang buhay na siya. Kaya, hinintay po namin yung bago niyang dahon. Ayan. Hinintay po namin yung bago niyang dahon bago namin siya ikakat. Ayan. Ayan po. Labas na po yung ugat niya talaga. Ayan, oh. Labas na ang ugat. Ngayon, yung gagamitin natin na pag-cut, ayan, prepare na po namin. Ayan, ito po yung ayan, lagaring bakal. Ayan. Para po siya hindi siya malubusang masaktan. Parang ikaw lang. Hinay-hinay lang po yung talon nito. Paliliit. Kaya hindi po siya masyadong tapos prepare na din namin yung pagkakabitan. Yung pagkakabitan ito, yung timba. Yung timba po kasi medyo makunat sa mga makunat po yung mga timba kaya medyo matibay siya. Siya mag-i-stack. Kasi kapag wala siyang butas, mag-i-stack ng tubig. Pag ito na may mga ugat. At siya ay tuloy na mamamatay. Tsaka po, ano, mas maganda pong mag-marcot na ngayon habang tag-ulan. Tapos, ito po, yung lupa, naka-ready na rin ang lupa natin. Ngayon po siya, ano, dried moss. Dried moss, saka yung na ipa. Mix na po yan. Mix na po yan para siyang loam soil. Ayan. Mix na. Meron siyang ano, garden soil. Ayan. Pagpapagod po sa ano. Ngayon po, nalagarin po natin para may ano na. Kasi nilalagarin po kanina. May tumuro na po.
Para hindi siya naubos sa makita. Ayan, hinay-hinay lang po. Pero yung gagawa po nito ay dapat wag po ang bata. Ayan. Saka po siya aalalay siya. Saka wag po ang bata. Ayan. Kasi siya ay masusugat. Yung kamay ko na putol na. Ayan, ito po yung nag-cut. Ayan, oh. Tapos, nilagyan po namin ng alalay din kasi ano siya, baka maputol nga. Ayan, ganyan din. Matumba. Si Burgundy po, ganyan lang din yung ginawa natin nung nag-marcot. Ngayon, alihin na natin. Ayan, itawa mo na yung alalay. Nasanag na rin yung plastic. Ayan. Nasanag na rin po yung plastic. Yan, tignan kita po yung kahat. Lagyan na po natin ng lupa. Yung lupa po, iyan natin ni Nasal Bago po. Hindi siya baluktot. Ayan, ikot lang natin para yung sa kabila. Para yung sa kabila. Meron din. Ikot nyo lang. Ganyan lang po kasi sila yung anak. Pagpropa ng na-marcot na rubber tree.
isulat muna dito. Maralan po natin sa malilim. Para ilagay natin sa magkakasama para hindi siya malungkot. Pag nag-isa na siya, natural, malungkot na siya. Pero pag marami sila, sila ay laging masaya. Kasi nakalit naman po yung ating ano. Sa direct sunlight, ayan. Ngayon, didiligan? Didiligan ng ganyan. Dapat yung palilahon. Para kumapit din po yung kanyang lupa. All right. Ayan, thank you po.